Hey guys, ngayong araw ay magluluto tayo ng butsing na nakakalinaw ng mata. Yes po, butsing nakakalinaw ng mata. Dahil ngayong araw, ang ating gagawin ay kalabasa butsing. Nako, napakasarap pa lang na haluan ng kalabasa yung ating nakasanayang butsing. At ituturo ko rin sa inyo kung paano ba makagawa ng butsing na hindi nagkakrack at humihiwalay yung ating sesame seeds dito sa ating butsing. So tara, samahan mo na ako magluto ng kalabasa butsing. So ngayong araw nga po, ay magluluto tayo ng kalabasa butsing. So gagamit tayo dito ng kalabasa. So bali ito ay nasa 3 tanda lamang ng kalabasa. So atin itong hihiwain para mas mabilis itong balatan. So ayan, balatan lamang yung ating kalabasa at after nyan ay atin itong gagayatin para mas mabilis itong lumambot kapag atin itong inilaga. So ayan, hiniwa ko ng papaganya na para bang gagawa or magluluto ako ng pinakbed. So after nyan ay ilalagay ko ito sa kaserola. Then lalagyan natin ng kasarapang dami lamang ng tubig kasi ang kalabasa naman ay mabilis din lamang yung lumambot. So ayan, akan itong isasalang sapoy hanggang sa lumambot itong ating kalabasa. Then after ilang minuto ay malambot na yung ating kalabasa. So aking ilalagay ito sa isang lalagyan at akin itong dudurugin ng pinong-pino. Mas maganda na pinong-pino ang pagkakadurog natin dito sa kalabasa. Mabilis lang naman yung durugin kasi napakalambot lang naman ng ating kalabasa. So ayan, after nyan ay ating susukatin para ba matansya natin kung gaano kadaming glutinous rice flour ang ating ilalagay dito sa ating kalabasa. So ayan, bali ito ay umabot ng 1 1/4 cup. Na dinurog na kalabasa. So ayan, after nating masukat itong dami ng ating kalabasa ay ibabalik na ulit natin dito sa ating malaking tasa para mapaghaluan pa natin dito yung ating yan, glutinous. So ayan, bali naglagay ako dito ng glutinous at itong ating glutinous flour ay pumapatak sa 2 cups of glutinous flour. So ayan, aking inihahalo sa kalabasa hanggang sa mag-fully combined silang dalawa. Siya nga pala guys, hindi na ako naglagay dito ng tubig dahil alam naman natin kapag inilaga yung kalabasa ay nagtutubig na rin kapag atin itong dinurog. At sumakto naman siya dito sa ating pinakang dough. Yung kinakailangan nating consistency ng ating dough ay okay na, hindi na ako dyan nag-add ng water. Pero kung sa tingin ninyo ay dry, ay pwede pa naman kayo dyan mag-add ng konting water. At naglagay ako dyan ng 1/4 cup na sugar. 1/4 cup lamang dahil yun ang ating kalabasa ay manamis-namis na. At sa butsi naman ay hindi naman kailangang sobrang tamis. So ayan, aking binasa. At kapag ganyan na ay okay na po yan. So ayan, gagamit din tayo dito syempre ng keso. Dahil ang butsi, syempre yun, keso ang masarap na palaman. So pero depende rin sa inyo kung anong gusto nyong ipalaman sa inyong gagawin or lulutuin butsi. So ayan, lang ako ng isang kutsara nung ating pinakang dough. Then, naglagay ako ng keso at akin yung binilog-bilog. Kagaya na nakikita nyo. Make sure na lang na malinis po ang inyong kamay kapag ginawa nyo ang proseso na ito. So, ayan, palit-ulit lamang po ang inyong gagawin hanggang sa mabilog nyo lahat itong ating kalabasa butsi. So, ayan. Then, after nating mabilog lahat yung ating kalabasa butsi, ay syempre gagamit din po tayo dito ng sesame seeds. So ayan, meron akong sesame seeds dito at nagkanaw rin ako dyan ng harina dito sa tubig. Ang consistency lang nyan ay hindi ganong kalapot, hindi rin naman ganong kalabnaw. Ang method na ito or technique na ito ay para hindi humiwalay yung ating sesame dito sa ating pinakambuchi. Kasi kapag hindi nyo ginawa yan, ay hihiwalay yung inyong sesame seeds kapag inyo na itong ipinrito sa mantika. Kaya mas maganda po na gagawin nyo yan. Yan yung isang magandang paraan sa paggagawa ng butsi. So ayan, atin ang isasalang ito sa mainit na mantika. At isa-isa na po nating ihuhulog dito yung ating butsi. At kung mapapansin ninyo ay hindi talaga humihiwala yung pinakang sesame dun sa ating butsi. So ayan, hintayin lamang natin mag golden brown yung ating kalabasa butsi. So ayan, kapag ka nakikita nyo nagbo-brown na, ay baligtad din nyo na dahil mabilis din po itong masunog. Basta wag nyo lang pong kalalaksan din yung apoy. Katamtamang lakas lamang po para hindi naman mabigla yung ating butsi. At mapapansin ninyo na hindi rin nagka-crack yung ating butsi dahil nga isinabay na natin yung ating glutinous flour dun sa ating kalabasa habang mainit-init pa. Yun yung isang magandang technique kapag gumagawa ka ng butsi, yung ihahalo mo sa mainit-init yung inyong glutinous flour. So ayan, after ilang minuto, ayan na, ready na ang inyong kalabasa butsi. Napakadali lamang itong gawin mga mamshi. At
kitang-kita nyo naman na perfectong-perfecto ang pagkakabilog nitong ating butchi at hindi talaga nag-crack at humiwalay yung ating pinakang sesame sa ating butchi. So ayan, ready to serve na itong inyong kalabasa butchi. At kung ito inyong inenegosyo, aba eh patok din ito sigurado dahil napakasarap nito at hindi siya ganun nakakaumay. At syempre isa pa, napaka-healthy na inyong butchi dahil nga merong pampalinog ng mata ang gulay na kalabasa. So, sana'y nagustuhan mo ang aking recipe ngayong araw na kalabasa butchi. Thank you for watching!